Hi, what's up guys? Welcome to PMJ Vlog. So ngayon guys, meron tayong barena or electric drill dito. So ituturo ko sa inyo kung paano nga ba palitan yung carbon brass nito. Isa sa mga tendency guys na humihina yung takbo ng electric drill or hindi na siya gumagana, gawa ng minsan yung pinaka carbon brass niya is upod na or wala na talaga. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano palitan yung carbon brass ng electric drill na to. So, ito guys yung barena namin na ginagamit sa shop. So, almost 5 years na siya yung ginagamit namin. Kanina kasi yung ginagamit ng kasamahan sa trabaho, bigla na lang di siya umandar. So, ang naisip ko agad yung pinaka-carbon na siya, pinaka-carbon niya na kailangan ng palitan. So yun nga guys, kailangan may konting knowledge tayo sa mga gamit natin at kung paano ito ayusin. Siyempre, iwas gasos na rin sa atin to guys. Kasi may iba na konting sira lang at dadalhin agad sa tool shop. So papagawa nila, yung pala papalitan lang pala ng carbon. Kagasos tayo dun guys ng pampagawa ng tools natin. So sa mga nakakaalam na guys na palitan yung carbon na to at sa mga baguhan pa lamang guys, so, ituturo ko sa inyo guys kung paano ito palitan at ayusin. So, let's go! So, ayan guys, medyo madumi na talaga yung loob nito kasi matagal na namin ginagamit to. So, makikita nyo, yung dito, yung pinaka-wire sa dulo. Ito kasi yun. Ayan guys. Yung wire na to guys, ito rin isang tendency guys kung bakit na, kung bakit nasisira agad o hindi umandar yung barena. Kasi kadalasan yan guys, kakasaksak, tapos kakaikot-ikot ng barena o electric drill, yung mismong wire dito na napuputol, yung mismong dynamo niya dito banda, dito mismo, yan. Kung makikita nyo sa amin, yan puro tape na yan, puro duktong na. Tsaka yung pinaka outlet ko is flat cord na ginamit ko. Kasi yung dating cord niyan is nasira na talaga, gawa ng medyo manipis lang talaga yung loob niya. So yun nga, kakaikot ng barin, nakakagamit, na puputol yung pinaka-dynamo niya sa loob. So, kung hindi yung carbon yung sira niya, guys, ito yung mismong wire niya dito. Nung nalagot na yung mismong dynamo niya o sa mismong outlet ng saksakan. So, yan. Ito, guys, ito yung carbon niya. Makikita nyo naman siya malapit sa motor ng electric drill niyo. Itong dalawa. Yan yung carbon na papalitan, guys. Yan. Check ko lang natin kung carbon nga ba yung diferensya nito kaya hindi maandar. Yan, guys. Tutukutin lang naman yan kasi yan. Yan. Ihilahin mo lang yan. Sige, nakatumnilo yan. Natanggal yan. Ayan. Ito, nakita ko, guys. Yung pinaka-carbon ng barena natin is upod na. Yan. Yan, guys, yung sinasabi ko na pag nauupod yung carbon, ang tendency guys, hindi gagana yung barena natin kasi ito yung parang nag-expert sa motor ng barena natin. O sa electric drill. Yan guys, so makikita nyo, upod na. Yan, upod na siya. So ito guys, meron ako itong reserve na carbon brush. So, ito. Ayan, guys. Ito yung mismong carbon. Tignan nyo, guys, ha. Yung pinakaiba nilang dalawa. Yung sa upod na at sa yung hindi pa. Ang laki, diba? Ayan. Makikita nyo agad na carbon ang diferensya kaya hindi umaandar ang barena natin. Ayan.
So, check natin yung isa. Ito yung isa, guys. So, ayan. Medyo malaki pa siya. So, isa lang yung papalitan natin, guys. Ayan. Balik natin. Ayan. Ito nga pala, guys. Yung pagkabit ng carbon brush. Meron siyang plastic dito. Ito yung pinaka-holder niya. So, susuksok lang dito yan, guys. Paganyan. Yung spring siya, so yung dulo niya, paganto lang yung kabit. Tapos, huwag nyo kalimutan yung mismong wiring ng para sa carbon brush. Para sa carbon, yan. Pasok mo lang dito yan. So, pasok mo yung spring. So, ayan. Ayan, guys. Ayan. So, balik lang natin. Kung paano natin kinuha, guys, eh, matandaan nyo. Ayan. Yan, ganyan ang kadali, guys, ang pagkabit ng carbon. Sabi nga nila, carbon lodi. So, napalitan natin, guys, ng carbon yung electric drill natin. So, itatry natin kung gagana na siya or may ibang sira pa kaya hindi siya umandar kanina. So, yan lang. So, balik lang natin, guys. So, yun guys, itatry na natin siya kung under na o hindi pa. So, saksak lang natin guys. So, yun guys, itatry na natin kung gagana na yung electric drill natin. Kung carbon nga lang ba ang sira nito o may ibang diferensya pa. So, boom! Boom! Reverse. Forward. Reverse. Yay. So, yan guys, bali ang sira nga niya is carbon lang. Kaya guys, sa mga baguhan lang guys sa mga power tools nila guys, wag kayo basta-basta na magpapagawa agad-agad sa mga tool shop. So, syempre, i-check nyo muna. Baka mamaya carbon lang yung sira niya. Sa grinder pala, guys, meron din yung carbon na pinapalitan. So, sa susunod na vlog ko, guys, ituturo ko paano palitan yung sa grinder, guys. So, yung pala, guys, yung carbon pala, guys, mura lang naman to. Nabili ko siya ng 130. Dalawa na yun, guys, ha. Pair na yun. So, ito yung isang pair niya. Hindi ko nagamit. Yan. Mura lang naman to, guys. Yan. 130 lang sa binibila. Sa supplier ko, guys. Ewan ko lang sa ibang abilya nito. Maabil mo pala siya, guys, sa mga hardware, sa mga tool shop. Yun. So, yun, guys. At sana may natutunan kayo sa bago nating vlog, sa munting nating tutorial kung paano ayusin ng electric drill natin. So, syempre, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, guys. Para palagi kayong updated sa mga bagong ilalabas na videos. So, shoutout nga pala kay Bia Bia ng Kuwait. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. At sana may matutunan kayo sa mga bawat vlog namin. So, ingat!